Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back po dito sa ating 5 a.m. Daily Devotion. Again, my name is Russel Ocampo at nandito po tayo sa ating araw-araw na pagkaing spiritual. I hope tayo po ay lumalago sa ating buhay pananampalataya at tayo po ay lumalalim sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo nang sa gayon maging matibay at matatag po tayo. So yan po yung topic natin ngayong umaga. Paano ba maging matibay at matatag sa buhay pananampalataya na kahit anong unos, kahit anong problema, kahit anong pagsubok natin pagdaanan, na mananatili tayong nakatayo na matibay at matatag na patuloy na pinagpapala ng Diyos. So in devotion po natin, ay by the way, mag-subscribe po tayo kung bago po tayo no, dito sa channel na to. Tap that notification bell and manonotify na po tayo sa mga videos na nire-release po namin. And by the way, tayo ay malapit na mag 10,000. Salamat po sa mga sumusuporta, sa mga nagko-comment at daily sumusubaybay dito sa ating daily devotion. So share nyo po yung video natin para po maabot natin yung 10,000. I think this week maka 10,000 subscribers tayo. Mas marami tayong maabot ng salita ng Diyos. So let's go to our devotion, Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Ito pong devotion natin ay sponsored by JD. Maraming salamat sa JD. Alam nyo po yung For the past 2 years, talagang nagpo-focus ako sa YouTube. At binibigay ko dito sa YouTube. And salamat sa mga nag-sponsor kasi meron akong katuwang no, para makapag-produce po tayo ng mas marami pang mga videos. So salamat sa iyo, JD. At kung kayo po ay gusto nyo mag-sponsor ng video, gusto nyo supportahan yung channel natin, bisitahin nyo po yung description. Sa ibaba lang ng video na to, meron dong maliit na parang arrow kung cellphone yung gamit nyo. Click nyo lang yon, tap nyo lang yon, makikita nyo po yung description. Nandun po yung personal information ko po. So, ito po yung devotion natin. Galing po ito sa bibig mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po, tanggapin po natin ang biyaya ng salita ng Diyos. Babasahin ko po sa English. Tapos sa Tagalog, pwede rin nating pag-usapan sa Tagalog or kung saan man yung mas komportable tayo. Sabi ni Jesus Christ, "Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash." Napaganda po ng salita talaga ng Diyos na talaga ma-apply talaga natin sa ating mga buhay. So in teaching natin ngayong umaga ay number one, a wise person hears and obeys. Kaya ito yung sinasabi ni Jesus Christ. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa, sumusunod ng mga salita, kung ito ay may tatulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay ng pundasyon ay bato. So ang isang matalinong tao daw, sabi ni Jesus Christ, siya yung nakikinig at siya yung nagsasagawa. Itong tao na to ay may hantulad sa isang taong nagtayo ng bahay na ang pundasyon ay nandun sa bato, nakatungtong sa bato. So sabi ni Jesus Christ, umulan ng malakas, bumuha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Sabi naman dito sa yung pangalawa po na teaching natin, a foolish person on the other hand hears and does not obey. Yung isa naman taong mangmang o estupido, nakikinig, nakakatuklas ng salita ng Diyos, pero hindi isinasagawa. Ang sabi ni Jesus Christ, ang taong ito ay parang isang taong nagtayo ng bahay sa buhanginan. So sabi rito ni Jesus Christ, ang bawat nakikinig ng aking salita, kagaya po natin ngayon, no, nakikinig tayo sa salita ng Diyos sa preaching o sa sermon ng ating Panginoong Jesucristo, kung napakinggan natin ito pero hindi natin na isasagawa,
ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay mahihan tulad naman sa isang taong hangal, mangmang, na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay at ito'y bumagsak at lubusang nawasak. Alam niyo po, yung pinakagabay natin sa buhay ay ang salita ng Diyos. At sa tuwing naririnig natin, nababasa natin, natutuklasan natin ang salita ng Diyos, dapat lamang na isabuhay natin iyon. Kasi kung hindi natin isasabuhay iyon, mauuwi tayo sa pagbagsak at lubusang pagkawasak. Kaya ito yung application natin. Napakaganda ng mga devotions natin kasi may teaching, tapos merong application. Ayun yung sinasabi ni Jesus Christ eh, nakikinig at nagsasagawa. Nakakatuklas ng salita ng Diyos through our devotion at naisasabuhay. So yung application natin, daily devotion. Kung tayo po ay kasama natin dito sa daily devotion, napakaganda po niyang practice or habit. At kung tayo po ay mayroong personal devotion, kahit hindi po kayo nag-join dito, that's perfectly fine. Napakaganda po niyang practice. Kasi natutuklasan natin yung salita ng Diyos, naunawa natin ang ano bang kalooban ng Diyos, naunawa natin kung ano bang plano ng Diyos sa mundo, plano ng Diyos sa ating mga buhay, naunawa natin mga principle ng Diyos sa Biblia. So daily devotion is our application. At talagang pagkagising natin ng umaga, ang unang natin ginagawa, buklatin ang Biblia, aralin ang Biblia, ano ba sinasabi ng Diyos na personally na mangungusap sa atin. Pangalawa, hindi ho sapat na nag-devotion tayo, hindi sapat na natuklasan natin kung anong kalooban ng Diyos, hindi sapat na narinig natin ang sinasabi ng Diyos, hindi sapat na nalaman natin ang kautusan ng Diyos. Ang dapat talaga meron tayong daily application. Kaya dito sa devotion natin everyday, meron tayong teaching, merong application. So meron tayong daily application na isasabuhay natin kung anong natutuklasan natin sa salita ng Diyos. Now, kung ano yung kautusan na na-discover natin sa Biblia, ia-apply natin sa buhay natin yon. So that's number one and number two. Do your daily devotion, apply what you have learned. Number three, this is the most important, at the same time, pinakamahirap, be consistent. Marami kasi sa mga Kristiyano, pag on fire, talagang everyday nagde-devotion, very intense. Talagang binabasa mo yung salita ng Diyos araw at gabi. Then after that week, wala na. After a couple of days, wala na. Next month, hindi na nagde-devotion, hindi nagbabasa ng Bible, hindi na rin nagpe-pray. So very important yung consistency na araw-araw mong ginagawa, you know, parte na ng sistema mo, parte na ng habit mo na magbasa ng salita ng Diyos. So be consistent. I appeal to you, mga kaibigan, mga kapatid, na ito po yung goal natin, na maging consistent tayo everyday sa ating mga devotions, sa pag-a-apply nung natututunan natin sa salita ng Diyos. So do your daily devotion and apply what you've learned and be consistent. Now, kung makikita niyo po rito, sabi ni Jesus Christ, ang isang tao na nagde-devotion, nakikinig sa salita ng Diyos, nauunawaan kung ano yung kalooban ng Diyos, tapos ginagawa niya kung ano yung kalooban ng Diyos, yun daw ang isang tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Kahit anong unos ang dumating, sabi rito, umulan ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ibig sabihin, kung gusto mo na ikaw ay maging isang matatag na Kristiyano, na kahit anong pagdaanan mo sa buhay, kahit anong pagsubok na dumating sa iyo, makakayanan mo yon, mapapagtagumpayan, mananatili kang nakatayo at matagumpay kung ikaw ay nakikinig at sumusunod. Ikaw ay nakakatuklas ng kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. At the same time ay ginagawa mo yon, no? Ikaw ay magiging matatag at matagumpay na Kristiyano. At ito po yung pinag-aaralan natin ngayon. Ito po ay conclusion. Ibig sabihin, huling bala or kumbaga buod. Talagang nakasaad na dito yung kabuuan ng sermon ni Jesus Christ doon sa bundok. At ang sinasabi niya sa mga nakikinig sa kanya,
Okay, narinig nyo na from Matthew chapter 5, 6, and 7, narinig nyo na yung aking mga katuruan. Now, hindi sapat na marinig nyo yung mga devotions natin in the past, puro Matthew 5, 6, and 7 yon. Hindi sapat na marinig natin yon matuklasan. Kung gusto mo maging matatag sa buhay Kristiyano, matatag sa iyong buhay pananampalataya, sa iyong relasyon sa Diyos, kailangan hindi ka lang nakikinig, kundi magiging taga-sunod ka rin. Hindi ka lang taga-pakinig, kundi taga-sunod ka rin ng ating Panginoong Jesucristo. Now, kapag meron kang dalawa na yon, eh matibay ang iyong bahay. Yung binibuild mo matibay sapagkat ito'y nasa ibabaw ng bato. So we just have to be consistent. Tuloy-tuloy, yun ang ginagawa natin. Patuloy tayong nakikinig sa salita ng Diyos at patuloy tayong nagsasabuhay kung ano yung natututunan natin. Kung ano yung pangungusap sa atin ng Panginoon, sinasabuhay natin. Now, kung yan po ang habit natin, yan na-form na sa atin yung ganyang habit, everyday ganyan ang ginagawa natin, imposible na hindi tayo maging matagumpay sa buhay. Bakit? Kasi yung mga desisyon na ginagawa natin, guided by the Word of God, guided by the Holy Spirit, guided by the voice of God. Kasi yung Diyos natin ang umusap po talaga sa bawat isa sa atin. So, what if lahat ng pangungusap ng Diyos sa atin, sa ating puso at isipan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ay ginagawa natin, sinusundan natin, nilalakaran natin, sinusunod natin. Hindi ba tayo madadala ng Diyos sa isang matagumpay na buhay? At by the way, pag sinabing matagumpay, ang definition natin yan ay God's definition. Hindi definition natin na marami kang pera, matagumpay ka na. Nakabili ka ng magarang sasakyan at magarang bahay, matagumpay ka na. Marayong nakabili ng bahay at sasakyan at yumama ng husto pero nagsusuicide. Masalimuot ang buhay. Bakit? Kasi yung tagumpay nila ay hindi definition ng Diyos. Ang definition ng Diyos ng tagumpay, marahil it may involve material wealth. Why not, di ba? Generous ang Panginoon, pwede kang pagpalain ng Diyos materially. Pero yung tagumpay ng according sa definition ng Diyos, ito ay holistic. It includes relationship. Una, nare-restore tayo sa Diyos. Okay? Yung relationship natin sa Diyos. Restored yung relationship natin sa ating pamilya. Maayos yung buhay natin, yung pakipagrelasyon natin sa ating asawa, anak, mga kapatid. So, yung victory o yung katagumpayan, hindi lamang to limited sa isang bagay, isang aspeto. Ito ay buo. Holistic po ito. So, kung gusto mo ng matagumpay na buhay according to God's definition, pakinggan mo yung boses niya. Pakinggan mo yung direction ng Diyos. Pakinggan mo kung saan ka nililid ng Diyos. Maging sa leading ng Diyos sa iyong business, leading ng Diyos sa iyong trabaho, leading ng Diyos sa iyong pamilya. Kailangan pakinggan mo yon at sumunod ka. Okay? Marami pong naisasalba ng salita ng Diyos. Halimbawa, sa buhay mag-asawa, sinabi ng pangungusap ng Diyos sa tao na yon, sa lalaki, patawarin mo yung asawang babae. Pangusap ng Diyos doon sa babae, patawarin mo yung asawang malalaki. I-give up nyo na yung mga pride nyo. So, yung mga taong sumusunod doon sa guidance ng Diyos, sa leading ng Panginoon, pangusap ng Santong Espiritu, naliligtas yung kanilang marriage. At ganun po yung epekto. Kapag nakikinig tayo sa boses ng banal na Espiritu, sa salita ng Diyos, at sinasabuhay natin, nagkakaroon tayo ng katagumpayan sa lahat po ng aspeto ng buhay natin. So, yung bilang application po natin, let's do our daily devotion, let's apply what we've learned and be consistent. At dyan po magiging matatag tayo. Wala na pong iba pang katagumpayan o pagiging matibay at matatag, maliban na lang na alam natin na yung mga bagay na ginagawa natin ay narinig natin sa Diyos at isinasabuhay natin. So, para po sa ating discussion, are you consistent? Consistent ka ba sa pakikinig ng salita ng Diyos? And how can you develop consistency? Kung hindi ka naman consistent, how can you develop consistency? Paano ka magtutuloy-tuloy sa pakikinig at pagsasagawa ng salita ng Diyos? At ipanalangin po natin, let's ask God to help us build our lives on the rock. Para dumating man ang samot-saring problema at unos
sa atin at maging sa ating pamilya, mananatili tayong nakatayo at matatag at patuloy na pinagpapala ng Diyos. Yan po ay panalangin natin right after this devotion. Para po sa comment section natin, what have you learned from this devotion? Ano po yung natutunan natin sa devotion natin na to? At paano po ito natin masasabuhay? So maraming salamat po. Don't forget to pray after this. Talagang maipagniig tayo sa Panginoon. Let's pray for victory and let's pray for the Lord's guidance in our lives. Maraming salamat po. Makita-kita mo tayong muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating 5 a.m. daily devotion. Sumayin niyo po ang pagpapala at katagumpayan ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. God bless you po.